Sino ba naman ang makakalimot sa kwento ng isang batang may BFF daw na maligno? At ang malignong ito'y ginagaya ang kanyang eksaktong itsura. Minsan na nga daw muntik mapahamak ang kanyang kapatid dahil sa kanyang kakaibang kaibigan. Balikan natin ngayon ang makatindig balahibong kwento ng BFF kong doppelganger. Takot, balisa, puno ng pangamba. Ganito ang damdamin ng 40-anyos na si Ginang Analisa Carbunco, taga Malabon City. Mula nang makunan niya ang litratong ito, hindi na siya kailanman napanatag. Nangupahan sa Tunsuya, Malabon ang pamilya ni Analisa. Maayos at mapayapa naman ang mga unang araw nila sa naturang bahay. Pero, saglit lang pala, magiging matiwasay ang kanilang pamumuhay doon. Sunod-sunod ang makapanindig balahibong mararanasan ng kanyang pamilya. Tuwing madaling araw po kasi ako nagigib, alas dos, alas tres, ganyan po dating ng tubig dito po sa amin. Alino po, may dadaan na lang. Kunyari, nakatalikod kayo. Parang may mga nakatingin sa inyo, may nakasilip. Sigurado ang Ginang na siya na lang ang gising ng mga oras na iyon. Kaya nagtataka siya kung bakit may nakita siyang anino. Pag ganun araw, oras po, matulog na po sila lahat. Ayaw na sanang pansinin ng Ginang ang kanyang hindi maipaliwanag na karanasan. Pero masusundan pa pala ito. Hindi po ako natatakot. Parang hindi po ako kinakabahan. Parang nasanay na po. Pero itong ano na to, lagi na po ako nagpapasama. Ginigising ko na po yung nanay ko. Tay ko, nay. Tay ko, samahan mo ko. Dito na magsisimula ang serye ng kababalaghan sa pamilya ni Ginang Analisa. Mapaumaga man. Pag nasa baba naman po kami, bababa po kami lahat. Kunyari po, maglalaba ako sa baba, bababa rin po yung mga anak ko. Yan, kung ano na po maririnig namin, nagtatakbuhan, may bumabagsak. Halos walang araw na nga na hindi sila nakaramdam ng takot. Sa madaling araw po kasi pag nag-igib ako, naglalampaso na po ko niyan. Buong bahay. Tapos para pagising ko po na umaga, malinis po. Pero pag pagising ko na umaga, ganito po, puro alikabo. May mga bakat po ng paa. Mga paa po ng bata yung bakas. Sa kabila ng kanilang mga nararanasang kadiliman, pinili na lang raw ng pamilya na ipagkibit-balikat ang sitwasyon. Kahit hindi po kami rin makaalis dito dahil ito lang po yung nakayanan namin ba. DJ, nakabili ka ng yelo pero bilisan mo lang ha, baka saan ka naman pupunta. Dakong alas 6 ng gabi noong ados ng Nobyembre, inutusan ni Analisa ang kanyang panganay na anak na si AJ. Tusan po namin siyang bumili ng yelo. Diyan lang po namin bilihan. Nakita po siya ng nanay ko na pumasok na. AJ! AJ! Si Lola Lita, hindi raw magkakamali na ang apong si AJ ang nakita niyang pumasok sa kanilang bahay na may dalang yelo. Pero ang pinagtataka niya, bakit kahit anong tawag niya sa apo, hindi raw ito lumilitaw? Kita-kita ko talaga may bitbit na yelo. Maya-maya, mga 15 minutes, nung pumasok na si AJ, sabi ni Jay, nay, sino ka na sabi? Ikaw. Sabi ko gano'n, kasi ba pumasok na? Di pa ako pumapasok, sabi ang gano'n. Noon raw, tila binuhusan ng malamig na tubig ang mag-inang Analisa at Lola Lita. Kinakalabot ang bukatawang ko.
Ang panggagaya sa anak na si AJ, masusundan pa. Pero mas mabigat pa ang mangyayari. Nasa baba po ako noon, naghuhugas ng plato. Mas yung panganay ko, nangungulit po yan sa nanay ko. Ang naiwan po dito, yung bunso kong anak. Oh, hello, friend. Nandun po yung papa niya. Saan ka na? May tinatawagan. Ha? Maya-maya po, may dumating po na bisita yung may-ari ng bahay. Yung anak ko na may-ari, dumating. Lumingon pa. Nakita niya po kung sino yung katabi ng anak ko noong araw na yun. Nakikipagharutan daw noon ang bunsong anak ni Annalisa. Uy! Ako! Nang biglang malaglag ito sa matarik na hagdan. Una raw na tumulong para alalayan ang bunsong kapatid ay si AJ, na nooy nasa baba at nakikipagkulitan sa kanyang lola. Sa taas at tarik ng hagdan na kinalaglaga ng bunsong anak ni Annalisa, laking pagtataka ni Annalisa na hindi man lang ito nasaktan o nasugatan. Pero mas magugulat siya sa matutuklasan mula sa nakakita ng pangyayari. Kasi ang kaharutan niya yun, tinutulak siya yung panganay mo eh. Si AJ, sabi ko, si AJ po, eh nasa baba si AJ, nakikipagkulitan po sa nanay ko ng araw na yun. Kaya yung nalaglag po si Bibi, si AJ po galing po dyan sa baba na tumakbo sa kapatid niya. Ang mga insidenteng ito ang labis na pinag-aalala ni Ginang Annalisa. Pakiramdam niya, may hindi tama. May kumukopya sa katauhan ng kanyang panganay. Kinatatakot ko po kasi baka palitan yung anak ko kasi po ilang beses niya na pong ginaya yung anak ko. Ang pangambang panggagaya sa katauhan ng panganay na anak na di inaasahan mismong si Annalisa ang makakakuha ng kumpirmasyon. Po, naglinis po ako ng aparador na yan. Eh, may mga, ano po, mga gamit po yung asawa ko na maliliit na bagay dahil po construction. Yun, nakuha na, sabi ko pa sa kanya, Jay, kukuha na kita picture. Sabi ko, papakita ko sa papa mo kasi, ano, kinakalikot mo yung ano niya, gamit niya. Mama, sino po ito sa litrato? Pero nang makita raw ni AJ ang litratong kuha ni Annalisa, doon na raw sila kinilabutan. Si AJ, nakunang katabi ang isa pang AJ. Paano nangyari yun? Inilapit na namin kay Nick Nangit, isang eksperto sa usaping paranormal, ang kaso ng pamilya Carbunco. Meron dito na isang entity. Nung paakyat na ng hagdan, iba na yung naramdaman ko. At nung pumunta ako sa kanilang kama, sa kwarto nila, umikot na. Ibig sabihin, noon, kailangan mag-ingat. Malapit ka sa baraha. Tapos pakiramdaman. Sumunod na sinuri ng spirit questor si AJ. Bali, gamit ang iyong kaliwang kamay, AJ. Huwag kang didikit sa baraha, pero mas malapit ka sa baraha. Tapos pakiramdaman mo, merong mainit na baraha. Tapos kung ano yung barahang sa tingin mo ay tinatawag ka, yun ang bunutin mo. Sige, nararamdaman mo ba yung mainit? Pero biglang nag-iiyak si AJ. Turo mo lang daw sa akin. Saan yung mainit? Ayaw na niyang lumapit kahit kanino. Pilit nagsusumiksik at nagtatago kay Annalisa. Turo mo lang, mama mo mo. Halika. Ano ka sa akin? Huwag natulog si AJ? Oo. Saan siya pumapwesto? Doon. Tapos ikaw? Dito. Ilang minuto pa ang lumipas nang umayos ang pakiramdam ni AJ. Nagkaroon na kami ng pagkakataon na siya ay makausap. Ayon kay AJ, naroon ng mga sandaling iyon ang kanyang doppelganger. Makisat siya, sabi niya huwag ko daw gaganunin. Kasi mawawala siya sa akin. Ngayon dyan, nakatayo sa may sapatos. Katabi ng sapatos. Sabi niya, huwag ko daw hawakan, tinigilan ko. Mabait naman raw ang kanyang bagong kaibigan na kamukhang kamukha niya. Mabait naman siya palagi. Pag naging bad ka lang, magiging bad rin sila. Sa kabila nito, alam naman raw ni AJ na magkaiba ang kanilang mundong ginagalawan. Hindi ako susuma, sabihin ko na lang,
Baka mapagalitan pa ako ni Mama, hanapin ako ni Mama. Kinumpirma na nga ng spirit questor ang kakaibang nilalang na gumagambala sa pamilya. Pag may gumagaya kasi sa isang tao, ang tawag dyan ay yung doppelganger. Yan ay salitang Alemanya na ibig sabihin doppel, doble, ganger, naglalakad, or pumupunta. Ang mga doppelganger, kadalasan sila ay mga engkanto na gumagaya sa itsura ng tao. Hindi naman sila masama, mapaglaro lang. Isinangguni naman namin sa isang eksperto sa usaping teknikal ang litrato na kuha ni Annalisa sa sinasabing doppelganger ng anak. Ito naman ang kanyang obserbasyon. Nung nakita ko yung photo, mukhang camera error siya. May area dun sa photo na nadoble. Hindi lang yung mukha ng bata. Kung makikita mo yung wall sa taas ng ulo ng bata, nadoble din. So sa tingin ko, yung dalawang photo, nag-overlay lang siya. Kaya nagkaroon ng doubling part dun sa image. Para sa ginang na si Annalisa, wala siyang intensyon na manakot o maghatid ng pangamba kanino man. Ibinabahagi lamang niya ang kanilang karanasan sa paghingi ng gabay para sa dinaranas ng kanyang pamilya. Kaya para kahit doon sa mga hindi naniniwala, ang kanilang hiling, pang-unawa at dasal. Hangad lamang niya ang masigurong ligtas at makabalik sa dating pamumuhay ang kanyang mga mahal sa buhay, lalong-lalo na ang kanyang mga anak. We'll be right back.